ako dito sa 7th floor dito sa head office. Kaya palakpakan niyo naman po ako. Tsaka sa lahat po ng mga nandito ngayon and sa lahat po ng mga nanonood sa live natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo, palakpakan naman po natin. Welcome po sa ating NDO training. So, sino-sino po dito yung ilang beses na po siyang nakaka-attend ng NDO? Taas ang kamay! Yung palakpakan niyo naman yung mga sarili. Ang gagaling naman, may mga ano talaga, anong tawag dyan? Good learning attitude talaga, no? Napaka-humble ng mga nandito na mga leaders ngayon kasi talagang paulit-ulit na umaattend. So, excited po ba kayo? Yes! Ako din. Excited ako kasi ano, yun nga, this is a short notice lang po talaga. Kala ko ngayong gabi talagang ano, i-feel ko lang talaga yung bagyo, i-feel ko lang yung i-feel ko lang yung mga hangin, ganon. Hindi ko po ine-expect na magkakasama po tayo ngayon. So thank you so much kasi umattend po kayo ngayon dito. Talagang ngayon pa lang, kitang-kita ko talaga na lahat yung mga nandito, lalong-lalo na din yung mga nanonood sa live, talagang yayaman ka talaga! Local! So yun, NDO training, nasabi na po kanina ni Upline Joey Montes, nakipasalamat ko po talaga dito every time, lalong-lalo na nung nagsisimula ako, even up to now. Nanonood po talaga ako and umaattend po ako ng NDO training kasi isa to sa talagang basic na hindi mo lang kailangan matutunan itong NDO. Ang pinakakailangan mong gawin dito sa NDO is pumasok to sa sistema mo and ma-master mo to. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi the moment na master niyo po itong NDO, sure ball, 100%, kuha mo yung mga pangarap mo. Kasi nandito lang po talaga lahat. And parati ko pong sinasabi, yung basic, yan po talaga yung nagpapayaman sa atin dito, sa negosyong to. Nagkataon lang po, syempre, since this is networking, and iba-iba naman po tayo ng mga backgrounds bago tayo napunta dito, tama? Yes! Ayun, kaya iba-iba tayo ng journey, iba-iba ng time, right? May mga mabibilis nilang nakukuha yung mga pangarap nila. Bakit mabilis nilang nakuha yung mga pangarap nila? Ibig bang sabihin doon, extra special sila? Hindi. Pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayong special. Naniniwala po ba kayo na magaling kayo? Lahat kayo na nandito kayo? Yes, totoo po yan. Lahat po tayo, kinreate tayong magaling. Diba? Kasi sino yung creator natin? Siyempre, walang iba kundi si God. Meron tayong higher being na nag-create po sa atin. Kaya definitely, napakagaling po nating lahat. And yung nandito tayo ngayon sa AIM Global, this is no accident. Diba? Sa lahat po, meron po bang mga hindi pa members na nandito? Patingin po ng kamay. Ayun, palakpakan naman po natin yung mga hindi pa members. For sure, yung mga nag-attend na yan, siguro hinahanapan na lang ng paraan or decided na talaga na mag-join. Tama? Yes! Huwag kang mag-alala kasi talagang after this, lalo ka talagang mag-decide na mag-join ka. Why? Because ito pong ginagawa po natin, aside from yayaman ka, given kasi yung pera dito, naniniwala ba kayo doon? Yes! Given kasi na yayaman ka dito, given na makukuha yung mga pangarap mo. Pero ang hindi kasi given sa labas is yung ma-discover mo kung sino ka talaga. Right? Ang hindi kasi given sa labas is yung ma-discover mo kung gaano ka talaga kagaling. Right? Na hindi yun na-develop. Bakit? Kasi bata pa lang tayo, medyo nabobombard na tayo with negativity. Right? Na yung mga parents natin, minsan, di ba nung bata ka pa, nasasabihan ka bang bobo? Nasasabihan ka bang tanga? May mga ganun ba? Yes! Na hindi din natin yun ma-blame, na medyo ngayon, minsan nawawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili natin dahil doon sa mga narinig natin. Pero we cannot blame those people na nasabi din nila yun kasi wala naman nag-aral kung paano maging mabuting magulang. Meron po ba? Wala. Right? So,
Lahat tayo, we all learn by experience. And experience, ito po talaga yung pinaka magaling na teacher. And based on my own experience din, talagang dito po sa networking ako nahubog bilang isang tao, dito ko na-discover kung sino talaga ako. Dito ko natutunan na mahalin yung sarili ko with all the beauty and the flaws that I have. Dito ko natutunan kung ano talaga yung kaya kong gawin, and I am still up to discover kung ano pa yung mga kaya kong gawin. So, kayo din ba, ganon? Yes! Good. So, yun ang pinaka nakaka-excite. Why? Because your result, your network, will depend on the progress that you make sa sarili mo. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Naniniwala ba kayo that success starts with yourself? Yes! Diba na kung meron ka man mga gustong abutin sa buhay na to, ang pinakakailangan mo lang talagang simulan is sarili mo. Kaya yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ready ka na ba? Yes! Yan. So, ayun. So ano ba yung pinaka-importante na meron ka pag nandito ka sa AIM Global? Or ano ba yung reason mo why you join in the first place? Ito yung isa sa pinaka-importanting tanong na kailangan nasasagot mo. To earn money. Yes, yes. Tama po yun. To earn money. Aside from that, bakit mo gustong mag-earn ng money? Ayun. So, para sa mga pangarap po natin. So, ibig sabihin, ano po yung pinakamahalagang tanong na kailangan nasasagot mo? Ayun. Bakit ka ba nandito? Right? Sabi nga, if you know your why, the how will follow. Pag alam na alam mo sa puso mo kung bakit mo ginagawa tong negosyo to, kahit na ano pa man yung pagdaanan mo, kahit gaano pa man kahirap yung journey mo, kahit gaano pa man karami yung kailangan mong mga baguhin or tanggalin ng mga attitude na hindi makakatulong sa success mo, kakayanin mo. Bakit? Kasi alam mo, in the first place, bakit mo ginagawa yung negosyo. Tama? Yes! Good. So, normally, ano ba yung mga why natin? Or sino ba yung mga why natin? Like sa akin, ayun, sige. Sino po? Family. Right? So, yun tayo eh. Kasi tayo, lalo na tayong mga Filipinos, napaka-family-oriented natin. Tama? Yes. Ayun, ganun din po sa akin. So, kwento ko lang ng konti, bakit ba ako napadpad dito sa networking? So, eto pong networking, eto yung least na ine-expect kong gawin ko sa buong buhay ko. Kasi hindi man ako nag-aral ng nursing para lang mag-networking. Meron ba dito nag-aral para mag-networking? Wala. Or meron lang man ba ditong sinabihan siya ng magulang niya, na mag-aral kang mabuti para paglaki mo, mag-networking ka. Meron mong ganon? Wala. So lahat tayo, hindi talaga tayo na program na mag-networking. Ganon din po sa akin. Pero bakit pa ako napadpad dito? Bakit ko ginagawa itong negosyong to? And up until now, bakit ko siya kina-career? And para sa akin, right now, I am not doing this just na a career lang siya. Para sa akin, networking is already my way of life. Parang this has already been my passion na, alam mo yon, kulang yung araw ko pag hindi ako nakakapag-network. Kulang yung araw ko pag hindi ko nagagawa. Nag-sink in na siya to my system na, alam mo yon, hindi na siya effortless ko na siyang ginagawa. Gusto niyo rin ba yon? Yes! And you know what? Nung naging effortless na siya, nung naging effortless ko na siyang ginagawa, doon na rin pumasok yung limpak-limpak na results sa buhay ko. So, kailangan mo lang pala talagang gawin is itutuloy-tuloy mo lang talaga yung nasimulan mo. Yun nga lang, a lot of people, hey, they never really fail in this business. Naniniwala ba kayo may nag-fail sa negosyong to? Yes! Yes, meron. And those are the people who quit too soon. Okay? So, wala naman po sana talagang mag-feel. Yun nga lang, may mga tao nag-give up too soon. And why do they give up too soon? It's because their why is not strong enough. So kailangan po, yung tanong na yan,
kailangan isasagot mo talaga yan. Na, alam mo yun? Buo, alam mo talaga, buhay na buhay yan. Because that why, yan yung magpapatawid sa'yo sa mga mahihirap na pagdadaanan mo. That why, yan yung talagang magbibigay sa'yo ng lakas kahit dapang-dapa ka na. Diba? Kasi gano'n naman talaga sa buhay. Tama? Yes! Ang buhay ba madali? No! Yes. Hindi. Ang buhay ba fair? Yes. Hindi. Pero pwede ba maging fair? Yes! Yes. Kailangan mo lang, you have to work it out so hard para ang buhay maging fair siya sa'yo. Diba? So, ang buhay ko po, bakit ko ginagawa is family. I was growing up na hungry ako for a family. I was growing up na longing ako for a family because I came from a broken family. So, talagang bata pa lang ako, sinasabi ko na sa sarili ko na ano, hindi pala. Nung bata pa ako, parang hindi ko pa matanggap na hiwalay na yung parents ko. So, there was a point in my childhood life na even sa sa pagiging bata ko, parang meron akong heroic parang mission na ako yung magbabalik dun sa parents ko para maging buo ulit yung family ko. Yun nga lang, hindi talaga siya nag-materialize. And hanggang sa natanggap ko yun, na hindi pala ako reason enough para maging buo ulit yung family namin. So, nung natanggap ko yun, nasabi ko lang din sa sarili ko na one day, paglaki ko, and when I start my own life, gusto ko magkaroon ng sarili kong family. Ang hindi ko makakalimutan dati, sabihin ko lang sa inyo, kasi hindi ko naman talaga pinangarap yung maman. When I was a kid, I did not dream of big houses. I did not dream of yung mga ganun ka mga malulungo, no. My dream was very simple, even when I was a child. My dream was to have a one big happy family. Yun talaga yun. Every time tinatanong ako ng lola ko, kasi lumaki ako sa lola ko, ang sinasagot ko parati, gusto ko magkaroon ng one big happy family. Family because that's one thing I did not have. Yung concept na may tatay, may nanay, ganun. Parati, bilang ko lang sa dito, sa kamay ko, yung instances na magkakasama kami ng mommy ko, ng daddy ko, tsaka ako. Siguro birthday ko lang, tapos isang graduation ko. Tapos every time magkakasama kami, nagiging emotional ako, nagiging teary-eyed ako, kasi minsan nga lang siyang mangyari. So, yun yung ano, yun yung pinanghugutan ko. And growing up, nagkaroon ako ng, since nakita ko din yung mga women in our family, sino-sino dito yung mga babaeng palaban sa buhay? Taas yung kamay. Amen! Yung palakpakan nyo naman yung mga babaeng palaban. Babaeng barako. Ayan. Bakit din ako naging ganito? Kasi nakita ko na ano, bakit nga ba? Yun. Nakita ko, nagkaroon kami ng life na maganda. There was a point in my life na especially na provide sa akin both ng parents ko, yung dad ko kasi yung nagpaaral ko, tapos yung mommy ko, siya yung nagbigay ng extra dun sa needs. Like when I was in first year college, binigyan niya akong sarili kong sasakyan, Pajero, tapos yun nga lang, nawala yun nung second year college ako. So, isa yun sa naging hugot ko sa buhay, bakit bilang babae, hindi talaga nag-matter sa akin yung pagiging babae ko para yumaman ako. Kasi, when I felt that, naniniwala ba kayo na pag kayo nakaka-experience ng pain sa buhay nyo, ang pain ba pangit? Diba? Ang pain ba pangit? Yes. Pag nakaka-experience ka ng parang disaster, parang adversity sa buhay mo, pangit ba yun? Yes! May iba yes, may iba no. Para sa akin po, I can still remember those times when I felt so much pain. And doon ko na-discover na behind every pain pala, my greatest lesson behind. Na may mga natutunan. Kagaya no, nung nawala sa akin yun, sobrang sakit. Bakit? Kasi nasanay ako sa comfortable life, tapos biglang mawawala lahat. Tapos alam ng buong
buong eskwelahan namin na ganun yung buhay ko, tapos biglang mag-jijip ako. Sobrang sakit. Sobrang sakit at sobrang nakakahiya talaga. Nakakahiya yung biglang sikat na tapos nawala. Yun. Pero, yun yung nagbigay sa akin ng isa sa why ko. Na darating yung time, ibabalik ko kung ano man yung nawala sa amin, and darating yung time, ako mismo yung magbibigay nun, and since kontrolado ko, this time, diba, tuloy-tuloy, and hindi na siya mawawala ulit. May mga, kay, ay, sino ko tuloy niyo po? Yes! And so, for sure, kayo din po, meron kayong mga ganun, right? It might be mommy mo, it might be tatay mo, it might be anak mo, diba? Family mo, or iba-iba po kasi tayo ng pinaghuhugutan. Kasi pag ikaw lang, yung iisipin mo sa negosyong to, hindi ka magtatagal. Kasi kaya mo naman maghirap eh. Baka mo magpapahirap ka dito sa networking, marereject ka. Diba? Pwede ka naman magtrabaho, ang dali-dali ng buhay mo, makakakain ka pa rin naman 3 times a day kung ikaw lang yung bubuhayin mo. Nagigets nyo ba? Yes. Diba? Even yung mga OFWs, nasa ibang bansa sila. Diba? Kung sila lang, yung iisipin nila, kung makita na sila sa abroad eh, bakit pa sila magpapakapuyat dito sa AIM Global na to? Diba? But when you have and when you live up to that something bigger than yourself, that's when you become a hero. That's when you create big things. That's when you achieve great things in this life. At palakpakan niyo po yung mga sarili niyo kasi kayo po. Nasabi nga eh, isang tao lang, ikaw lang, di ba? Despite all the negativity, despite lahat ng mga kamag-anak mo, despite lahat ng mga kaibigan mo, ni-negative ka, hindi sila naniwala na may mangyayari sa'yo dito. Di ba? Pero panindigan mo lang yung decision mo. Diba? Alam mo lang kung bakit ka nag-start in the first place. Ituloy-tuloy mo lang yun. Pag ikaw yumaman, lahat ng kamag-anak mo, mayaman yan lahat. Yes. Diba? Yes. At ikaw yung magpuputol ng linya ng kahirapan sa family niyo. Gusto niyo ba yun? Yes! Siyempre gusto natin lahat yun. Diba? So kaya naman tayo nandito, eh napakaswerte natin kasi meron tayong AIM Global na pinanghahawakan. Sabi nga eh, when you are here, 50% ng mga pangarap mo, alam mo bang kuha mo na? Yes! Naniniwala ka ba doon? Yes! Totoo yun. Bakit? Eh? Bakit ganun? 50%, tatrabahuin na lang natin. Imagine mo. Ganun ka na, you're halfway there. The moment you are a member of AIM Global, you are already halfway to your dreams. The remaining 50%, tatrabahuin mo lang. Bakit? Others outside. Tignan mo yung mga tao sa labas. Tignan mo yung mga tao na nangit mo sa mall. Tignan mo lahat. Meron pa silang opportunity na pinanghahawaan? They don't know how to change their lives. A lot of people outside, they're lost. A lot of people outside, nag-give up na sila to the idea of dreams. Why? Wala eh. Wala silang pinanghahawakan. And you know why? How? Bakit blessed tayo? Alam niyo ba kung bakit blessed tayo? Bakit? Kasi tayo yung magbibigay sa kanila ng opportunity na yun. Imagine that. Diba? Hindi ka po politiko. Hindi ka, we are all nobody, right? Pero alam mo yun, yung pag na-invite mo yung tao, and nabigyan mo siya ng pag-asa, panibagong pag-asa, panibagong chapter sa buhay niya, diba? Di mo kailangan maging prominenteng tao para makapagpabago, or maging instrumento para magbago yung buhay ng ibang tao. Kasi ikaw pala ngayon, member ka, diba? And gagawin mo lang yung part mo sa araw-araw, definitely, makakatulong at makakatulong ka ng maraming tao. And ang malupit po doon, kasi every time you get to help other people, ang pinaka-tinutulungan mo, sarili mo. Naniniwala ka ba doon? Yes! Yes, definitely. Kasi ikaw, yung makukuha mo, yung mga pangarap mo. Okay? So, lahat po ba kayo dito, klaro-klaro sa inyo, kahit tulog kayo, kung bakit nyo ginagawa yung negosyong to? Yes! Yun, dapat lang po, kasi yun po talaga yung pinaka-fuel. So, palakpakan nyo naman po yung mga sarili.
instant. Okay? Meron kang pagdadaanan na process. Pakisabi nga yung word na to, process. Tandaan mo po itong word na to. And kailangan po matutunan mo pong mahalin yung word na yan. Yes. Kailangan po matutunan mahalin yung proseso. And you have to be willing to undergo the process. Kasi pag hindi, kaya maraming hindi nagtutuloy-tuloy. Right? Because, ano natin yun eh, it's normal to people na ayaw mong nahihirapan ka. Tama? Yes. Kaya nga, ang iba, they stick with their jobs eh. Right? Di ba may mga nakakausap ng prospects, nagjo-join ba lahat? No! Hindi. Why? Because they don't like change. Ayaw nilang mawala sila sa comfort zone. Normal yun. Di ba? So, ibig sabihin, ikaw ngayon na nakaupo ka dyan, anong tawag sa'yo? Abnormal ka. Di ba? Pero totoo mo yun. Normal yun. Di ba? Pag, a lot of people, they don't become successful because yung successful or yung pagyaman, it is masked with that word, hard work. Diba? Gusto ba natin nahihirapan tayo? No. Hindi. Ayaw. Kung pwede. Diba? Kaya nga maraming nabibiktima ng scam eh. Diba? Nakailang ulit na pong may scam na lumabas. Pero every time may scam, diba? Paldo-paldo pera nakukuha sa mga tao. Bakit? Because we want it easy. We want it shortcut. We want it quick. Eh sa buhay, wala pong ganun. Sabi mo po sa sarili mo, I love the process. I love the process. And I am willing to undergo the process. And I'm willing to go through the process. Yun. Kasi yun po talaga, yun yung pagdadaanan mo. Ano-ano ba yung mga proseso? Unang-una, okay, ano ba yung kailangan mong tanggalin? Meron kang mga? Fear. Lahat ba tayo may mga takot? Yes! Yes. Di ba? Ang bata ba may takot? Yes! Yung bata ka ba, matatakotin ka na? Or tinakot ka na lang, kaya ka natakot? Tinakot! Alam niyo po ba na lahat yung mga qualities that we need for us to become successful nasa bata? Alam niyo po ba yun? Yes! Ano-ano yung mga qualities ng isang bata? Sige nga, para may audience participation tayo. Fearless. Makulit. Ano yan sa English ang makulit? Sige nga. Ayun. Aggressive. Ano pa? Hyper. Ano pa? Ano pa? Ano-ano yung mga qualities na kailangan mo para maging successful ka? Patience. Ano pa? Ignorant. Pwede naman, innocence, no? Yes! Ano pa? Open-minded. Yun. Ang bata ba, pag nagalit sa'yo ngayon, itatanim niya yung buong linggo? No! Hindi. So ano yung bata? Forgiver ba tawag doon? Pag nagpapatawad ka ba, ibig sabihin ba nun weak ka? No! Ano ibig sabihin nun? Strong! Sabi nga, di ba, revenge is for the weak. Forgiveness is? For the strong. Kaya, kung meron ka man po dyan, na, ano mo yun, if there were people who has hurt you so bad, na alam mo yun, yung hanggang ngayon, hindi mo makalimutan yun. It's about time that you forgive those people. Yes. Diba? Kailangan mo po yun dito. Kasi, a lot of people, diba, naniniwala po ba kayo na pure hard work lang yung kailangan para maging successful sa negosyo to? Yes. Pure hard work lang, walang iba? No. Yun. Hindi po. Right? Ano-ano yung mga kailangan? Unang-una kailangan mo din talaga mawala yung mga tinatawag na baggages. Diba? You have to let go of the hate,
You have to let go of the anger. Baka kasi minsan, tignan niyo po ah, may mga tao, ang sipag-sipag. Meron po kayo nakikita ng ganon? Yes! Wala pa nag-joy? May kilala ba kayong ganon? Yes! May mga napapansin? Yes! Diba, minsan may tao, grabe na yung sipag niya, ang eye bags niya, ang dami na, mga nandong palapag na dito. Diba, alam mo yun? Payat na siya, ganon. Pero bakit ganon? Wala nag-joy. Hindi naman kumikita. Pero tignan mo, may mga ibang tao, medyo pa-bungee-bungee lang, diba? Tapos pag pinagsalita mo, tatanga-tanga pa minsan. Diba? At alam ko talaga nitong ginagawa nito. Pero tignan mo, humahakot ng pihin. May mga kalala kayong ganon? Yes! Diba? So hard work lang ba talaga? No! Hindi. Okay, kailangan din po yun. That's one aspect. Anyway, sa mga bago, meron naman po tayong mga training. Diba? May mga ibang training. Kaya nga po napakaganda ng business natin. Why? Because hindi ka lang po dito bibigyan ng maraming pera. Ire-ready ka po dun sa talagang sobrang daming yaman na magkakaroon ka. And make sure po na natin na the moment you get the results that you want in your life, ready ka. Right? Hindi ka parang jumapat lang sa loto, tas biglang nashock ka, di ba? Kasi sobrang saya mo, tas after a year, wala na. Hindi mo na maulit. Di ba? Dito po, okay? The moment kumita ka ng million, di ba? Sabi nga eh, the hardest to earn is just your first million. Di ba? So, kailangan po, sino-sino po dito yung mga nag-goal na maging Millionaires Club this year? Yes! So yun po, okay? The hardest to earn is just your first million. Why? Kasi dyan, ang dami mong kailangan baguhin sa sarili mo. Ang dami mong mga kailangan i-let go. Kung may mga hinanakit, kailangan kang mag-forgive. Bakit? Para gumaan yung paso ng blessings sa buhay mo. Kasi sa negosyo po natin, hindi lang po talaga ito sipag-sipag lang. Diba? Hindi lang po siya ina-apply mo lang yung ituturo ko sa iyo mamaya. Kailangan din po ikaw as a person, your character, i-ready din po talaga. So excited ba kayo doon? Yes! Excited ba kayo sa mga pagdadaanan mong proseso to become the best version of yourself? Yes! Yes! Yan. Kasi yan po talaga. So mga fear. Okay? Ano-ano ba yung mga fear natin? Meron tayong tinatawag na fear of rejection. Gusto ba natin yung nare-reject? Yes! Alam niyo po ba bakit sobrang daming mga lalaking yumayaman sa negosyong to? Yes! Kasi sanay silang ma-reject. Sanay silang mabastin. Tama? Yes! Diba? Minsan kasi tayong mga babae, alam niyo po ba bakit minsan struggle sa atin? Kasi tayo kasi yun ang babastin. Hindi kasi tayo sanay. Tama, based on my observation sa akin. Kasi diba, pag mga babae, pag babae ka, example, ikaw ba yung mamimili kung sino yung manliligaw sa'yo? No. Hindi ah, pag babae ka, mag-aantay ka, syempre magpapakipot ka. Alam ka naman pa easy to get ka. Diba? Hindi pwede yun. Tama. Diba? So syempre, aantayin mo kung sino yung manliligaw sa'yo. Tapos pag ayaw, di ikaw yun ang babasa. Di pa ang dali-dali ng buhay ng babae? Ang lalaki, tignan mo ha, ang lalaki, nag-import na lahat. Bumili na, gumastos na, nag-flowers na, di ba? Nag-olas na. Chocolate na. Grabe naman yung iba, pinilig naman sila. Di ba? Tapos biglang babasa din lang pala. Diba? So, ganun din siya dito sa negosyo natin. Diba? Minsan, nag-import ka na eh. Ginagawa niyo ba yun? Yes. So, minsan, nag-import ka na. Ano ba yun? Yung, diba, pag-field. Example, pag-field, no? Naligo ka, diba? Naligo ka, nagpabang ka, nagpaganda ka, no? Tapos, binyahe mo, nag-meet kayo dun sa Starbucks. Diba? Pinakapi mo pa. Oh, wow! Halos talaga! Pagkatapos, diba pagkatapos mong present, no? Negative. Check. Diba? Pag lalaki,
chance noon, okay lang. Next. Di ba, mga lalaki, tama? Yes! Pero pag babae na naka-experience noon, dadagdagin niya yan. Lalo pa mga babae, hindi naman yan sanay gumastos. Diba? Pinagastusan yan. Tama! Tama eh! Kaya ganon. Kaya minsan nasasaktan tayo, but I tell you po, kung gusto niyong pong yumaman sa negosyong to, you have to accept that this is a rejection business. Yes. The moment nasasaktan ka pa, pag nire-reject ka, ibig sabihin malayo-layo ka pa. Pero hindi naman yung ibig sabihin hindi ka makakarating. Nakakarating na ka rin naman. Pero pag ikaw yung tipong tao na pag nare-reject ka, ba tinatawanan mo na lang, tapos din baka na next ka na agad, mabilis ka makapag-move on. Yes. Ibig sabihin nun, payaman ka talaga. Yes! balloon.
Yan. Mukha bang balon? Yes. Sabi naman si... Ano? Ano ka mukha? Pusa. Kutsara. Grabe naman si ate pusa. Pag yung balon na yan, kahit gano'n yan kaganda, okay? Pag meron yan napakaliit lang dyan na tuldok, na butas, anong mangyari sa balon? Sabi yan, mawawala yung 99%. So, ganun ka din dapat sa negosyong to. Okay? Yun. So, fear and doubt, paano mo ba ma-overcome to? Okay? Ang pinaka-kailangan mo lang talagang gawin is subukan mo lang talaga. Gawin mo lang ng gawin. Okay? Kasi naniniwala ako, ang totoong learning, hindi naman yung umattend ka ngayon dito. Diba? Eto ngayon, pag-attend mo ngayon dito, nag-record ka man, nag-voice record ka man, or ano man yung ginawa mo, nag-notes ka man, right? Ang kinuha mo lang ngayon dito, information. Knowledge. Right? But ang knowledge, ano pa lang yan? Potential power. Right? Kasi, marami dito, sa negosyo natin, attend ng training. Pero pag uwi, hindi naman ina-apply. Ma-attend ulit ng training. Pag uwi, wala. Ang kapal-kapal na ng notes mo, mga 5 notebook na. Hindi mo man ina-apply. Tapos magtataka ka, bakit kaya gano'n? Ang tagal ko na dito, wala man nangyayari sa buhay ko. Hindi mo naman kasi ginagawa. May naniniwala po ako that we all learn by doing. Yes. Bale, wala po yung mga idea na yan. Kahit gaano pa kaganda yung idea mo, pag walang execution yan, pag walang action yan, hindi mo makukuha yung resulta na gusto mo. Pero, kahit gaano pa ka liit na idea, kahit gaano pa yan ka-frail, or kahit gaano pa yan, hindi yan the best na idea. Pero pag inaksyonan mo yan, di ba? Pag inaksyonan mo kasi isang bagay, okay, gumagaling ka dyan. Pag nag-i-invite ka, example, di mo alam paano mag-invite, sinubukan mo na. Sinubukan mo na, reject ka. Nag-invite ka ulit. Diba? Kaka-reject kasi sa'yo, ang tawag doon, diba, ano ba yung fail? First attempt in learning. Right? So, baka every time nare-reject ka, may natututunan ka. Tama? Yes. Diba, natututunan mo kung ano-ano yung mga rason nila. Diba? Ano-ano yung mga sinasabi sa'yo? Bakit ayaw nilang mag-join sa'yo? Tama? Yes. And pag natututunan mo yon, you get to ask the right questions. Apply mo. Apply. Ano po pala isasagot pag ganito yung sinabi ng prospect? Diba? Apply. Ano po pala? Paano po pala yung sasabihin pag sinabi ng prospect kung ganito? Diba? So, the moment na tanong mo na yon, you get the right answers the moment you ask the right questions. Habang hindi mo kasi ginagawa yung isang bagay, di ba? Yung questions mo parati pang general public, pang hindi kumikita. Pero the moment ginagawa mo na yung isang bagay, di ba? Doon mo na lang i-figure out kung ano talaga yung mga pinagdadaanan doon. And the moment tinanong mo yun, makakuha ka ng mga sagot. Di ba? So, pwede ba natin maging kaugalian yon? Na every time umaattend ka ng training, kung ano man yung pinakatumatak sa'yo, one word, one phrase, linya ba yan, basta yung pinaka-thought, the moment you leave this room, and kung ano yung pinakatumatak sa'yo, kasi iba-iba naman tayo ng journey, iba-iba, yung tatatak, hindi lahat ng sasabihin ko magsistick sa'yo. Pero kung meron isang word na magsistick sa'yo, yun yung i-apply mo. Pwede ba natin gawin yun? Yes! Yes! Kasi the moment po ganun ka, the moment ganun yung maging attitude mo, pag may natutunan ka, na-apply mo agad sa sarili mo, pag ina-apply mo yung natututunan mo, naging experience. Yung experience na yun, magiging wisdom yun. Diba? Kaya naman, may mga 10 years na ginagawa nila yung negosyong to, diba? Ang kailangan lang kasi natin is, you need to do this business for you to reach mastery. Kailangan mo lang umabot na ginagawa mo tong negosyong to 10 hours. Okay? Kaya ba natin to? Yes. Oo naman. Diba?
Kung sa labas nga, 10 years nang ginagawa, di ba? Wala naman nagbabago sa buhay. Di ba? Dito, 10 hours mo lang, nagagawin. Di ba? Garantisado. Kung magkano yung gusto mong kitain. 7, 6-figure income per month. 7-figure income per month. Okay? Sports car, dream house, dream travel, dream savings, makukuha mo yun. Diba? You just have to put in the work. Okay? Kaya, ready ba tayo dito? Yes! Siyempre. Okay? So, sa mga part-time, may mga part-time ba dito? Yes! Ayun. So, hindi naman porket part-time ka, diba? Hindi ka nakikita ng malaki. Kailangan lang, kahit part-time ka, yung attitude mo is back full-time. Ayun. So, pupunta na tayo ngayon sa pangatlo. Napaka-importante po nito. Kasi ito pong word na to, ito po yung magdadala sa'yo sa success. Kasi pag in-add up mo to, yung by numbers sa alphabet. So, yung A is 1. Yung T, pag ilan siya sa alphabet, pang ilan? 20. 20. Ang I, pang ilan? 9. 20. U? 21. 4. 5. Magkano yan? 100%. Bago to, no? Ngayon ko lang ito na-figure out. Ngayon ko lang ito naisip. Diba? So, attitude po, info, ito po yung pag-uusapan natin. Kasi nga, diba, bago tayo nag-networking, marami tayo. Ito ah, your income will always equate your attitude in this business. So, if you wanna grow your income, ang i-grow mo lang pala is attitude. Ang babaguhin mo lang pala ulit. Babalik ulit tayo sa sarili mo. Right? Kasi, yan po talaga. Ano-ano ba yung mga attitude na kailangan mo dito? Unang-una, kailangan meron ka GLLA. Good Listening and Learning Attitude. Okay, na napaka-importante dito na syempre, napakadali lang talaga ng negosyo natin. Paulit-ulit lang, tama? Tama ba? Yes! NDO, paulit-ulit lang to, di ba? Yes! No, pero hindi mo kasi namamalayan, kakaulit-ulit mo. Iba-iba kasi, right? Parang kanina, nanood po ulit ako ng NDO. Di ba? Iba naman yung natutunan ko. Okay? Iba naman, natutunan ko naman, paano din, ibabagsak. Di ba? Sa una, i-apply mo sa sarili mo. Hanggang sa the moment nag-sink in na siya sa system mo at nagagawa mo na siya. Okay? Doon mo na siya natuturo. And the moment natuturo mo na siya, papasok na doon yung mamamaster mo siya. And the moment na mamaster mo siya, diba, doon na makukuha mo yung results na gusto mo. Tama? Yes! Yun! So, kailangan every time may mga training po, lalong-lalo sa bago, a-attend ka po talaga. Hindi pwede yung alam ko na yan. Diba? May ganito kasi, may mga minsan, wag na wag kang aabot sa ganito. Ano ibig sabihin nito? Alam ko na yan. Acne. Pimples. Ayun. Every time na sabihin ni upline, oh ito, umatend ka nito. Ano yung sasagot mo? Yes. Yes, upline. Importante ba to? Yes. Lalong-lalo na sa bago, importante yan. Hanggang ngayon na eh, yes, upline pa rin kami. Diba? Kasi, always remember, yung upline mo, wala po yan sasabihin na ikakapahamak mo. Right? Kasi, bilang upline, your success is our success. Diba? So, ang pinaka, lalong-lalo na pagbago ka kasi, lalong-lalo na pag iba yung culture na kinalakihan mo, diba? Iba yung upbringing mo sa labas. Ang pinaka-rule ko dito is, you don't need to understand. You just have to follow. Okay? May mga bagay, lalong-lalo na pagbago ka, na hindi mo naman kailangan maintindihan agad. Kailangan mo lang sundin. Kasi,
habang sinusunod mo, paulit-ulit mong ginagawa, eventually, maiintindihan mo din bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. Nangyayari po ba? Yes! Ayun. And lahat po ba kayo dito, yes upline? Yes! Yeah. Dapat lang, kasi always remember, ikaw, magiging upline ka rin. Diba? Always remember, hindi ka naman downline for the rest of your life. Darating yung time, magkakaroon ka rin ng direct mo. Magiging dalawa, yung dalawa magiging apat, yung apat magiging sampu, yung sampu magiging 20. Hanggang sa boom, lalaki yung grupo mo. Diba? Kahit ka isa pa lang direct mo, tawag sa'yo, ano na? Apply. Apply. Right? So, karma-karma din kasi ang buhay. The moment ikaw, pasaway ka sa upline mo, anong mangyayari sa downlines mo? Pasaway din sila sa'yo. Because, always remember, people will not follow what you say. People will always follow what you do. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, ikaw, kung sasabihan mo sa'yo, oh, attend ka ng train, ikaw kung sasabihan ka ng upline mo, di ka ma-attend. E paano ko siya a-attend? Diba? Ikaw nga, sasabihin ka, oh, mandirik ka, mandirik ka. Ikaw nga, hindi ka nandidirik eh. Excuse me. Nasa nandidirik. Diba? Alam mo yun? So, kailangan tayo, sa atin pala, na-exercise na natin yung word na yan. Kasi, ito po talaga, challenge din sa akin. Challenge sa akin kasi, ma-pride po talaga ako. Sino-sino dito yung mga ma-pride? Ayan, isabon na natin yan para lumilis yung mga... Ayun, dati talaga, hirap po talaga pasundin sa upline ko. Hindi, ano, nadala ko pa yung pagiging nurse ko, nadala ko yung pagiging, ano ko, inglesera, gano'n, feeling ko, ako yung magaling, gano'n. Tapos yung upline ko kasi napaka-humble, tapos naaano-ano ko lang, parang, gano'n, na, anong tawag dun sa Tagalog? Yung ano-ano ko lang, na easy-easy ko lang, ganun. So, yun yung challenge, naging challenge sa akin nung una. Meron din bang ganun dito? Yes! Ayun, so, kailangan po ma-overcome nyo yan. Na, kailangan, nung natutunan kong mag-yes upline, doon po talaga dumali yung buhay ko. Kasi, hindi mo naman kailangan pagdaanan lahat ng mga pagkakamali na nagawa nung upline mo. Diba? Kaya nga may upline eh. Kasi, yung mga pagkakamali niya, syempre hindi na niya ituturo sa'yo. So, hindi mo na gagawin yun. Diba? So, pag hindi mo na gagawin yun, definitely, mas bibilis yung resulta mo. Tama? So, yun. Kaya kailangan talaga ng yes upline. Ano pa? Importante po na meron kayong positive attitude. Meron ba kayo dito? Meron ba kayo nito? Yes! Positive ba yung mga nandito? Yes! Or minsan positive, minsan din. Ayun, napaka-importante po talaga na, ayun, positive attitude, natetest ba siya pag maganda yung nangyayari sa'yo? Yes. Maraming nagjo-join sa'yo. Natetest ba yung positive attitude? Yes. Or mas natetest yung positive attitude, pag example, nag-effort ka na. Join ka! 1 month ka na! 1 month mo nang ginagawa! Ganun, tuloy-tuloy lang! Tuloy-tuloy lang yung pag-invite mo! Tapos wala pa rin nag-join! Di ba mas doon natetest yung positive attitude? Yes! Ba, nakakapit ka pa rin eh! Okay lang yan! Meron akong leader, OFW siya, from Riyadh. Ang pangalan niya, si Dennis Perdicala. Isa yan sa talagang hindi ko makakalimutan kasi na-invite ko po siya online. Nag-join po siya online lang. Hindi ko po siya kakilala. Tapos, ang nangyari, 2 months. Imagine nyo, 2 months po. Grabing sipag ng taong to. Talaga kasi medyo maluwag sa time. Grabing sipag talaga. Everyday nag-a-add. Everyday ginagawa yung negosyo. Tapos, in fairness naman, may mga nagko-commit. Pero within that 2 months, yung mga nag-commit na mag-join, hindi natutuloy. Oo. Meron bang gano'n? Nangyayari ba yun? Yes! Diba? Marami bang mga paasa? Yes! Diba? Paasa, umaasa rin. Talagang gano'n. Sa negosyo po natin, normal po yan. Pero, never ever believe na nangyayari yan para lang i-doubt ka. Hindi po. Nangyayari yan para i-test ka.
Subukin ka. Kung talaga bang desidido ka ba talaga dito sa negosyo na pinasukan mo. Diba? Kasi darating din talaga, kagaya nung nangyari sa kanya, ang galing, hindi ko siya makakalimutan kasi ganon yung nangyari. Diba? Naudlot na naman, hindi naman nag-join. Bago ko palang siya i-motivate, na-motivate na yung sarili niya. Okay lang yan, ma'am, kasi ano, marami pa naman dyan. Ano, ibibigay din yan. Alam mo yun. Ang galing naman. Sabi mo, galing naman ang tao. Kung napaka-positive talaga, tapos nagpadala akong product. Na-return. Na-return kasi Riyadh. Oo. Okay lang yan, ma'am. May purpose yan. Diba? Diba? How you wish ganun lahat yung downlines mo para mabilis din yung resulta nila. Pero okay lang naman. Kasi iba-iba naman ang proseso. Pero yun yung naano ko sa kanya. And ang taong yun, after 2 months, naginawa niya yung business doon. On his 3rd month, nagkaroon siya ng 4 na direct. Wow. Di ba? All in 1 month. Tapos hanggang sa yung OFW na yun, naka-uwi na din siya for good. Tapos nung umuwi siya for good, almost 400,000 yung naging check niya. So, you know, it pays to be positive. Di ba? It pays to be positive. Why? Negative na nga yung mga balita sa labas. Negative na nga yung mga kausap mo. Diba? Kasi ikaw mag-negative ka pa, diba? So, ano lang kasi yan? Bakit kailangan natin maging positive? Because yung mindset natin, diba? Yung mind natin, naka-program yan, bias yan sa negative. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Oh, totoo yan. Parang example, di ba, pag may balita, di ba pag may nabisgrasya sa daan, anong normally ginagawa mo? Nanood. Di ba? Yung mga ganun talaga. Naka-incline yan na pag negative, medyo mas, ano siya, mas interested ka doon sa ganun. So, kaya kailangan mo maging positive. Magkaroon ng positive attitude and this has to be strong enough. Kasi, ang mind mo, para maging successful ka, ang pinagkaiba kasi ng mahirap tsaka mayaman, alam niyo kung ano? Ano? Mindset. Yes. The difference between the poor and the rich is the mindset. Yes. And ang good news niyan, kasi yung mind mo, pwede kasi natin yan reformat or i-reprogram. Yun nga lang, effort yan. Kasi imagine mo, example, kung 30 years old ka nang negative ka, diba? Tapos i-expect mo, grabe na lang. Grabe yung pagkakadingin, no? Kasi na. Nadadalaman ng bugso ng damdamin. Diba? Imagine mo, kung 30 years ka nang ganyan ka mag-isip, expect mo ba na 1 month, okay agad buhay mo, yaman ka agad? Hindi! Yeah. Okay naman yun! Diba? Effort yun. And normally, it takes 21 days. 21 days. Pero pwede mo namang, diba kung medyo tagal-tagal mo ng ano, ganyan. So, pwede mo naman i-exceed. 21 days, nagagawin mong paulit-ulit yung isang bagay para ma-reprogram. Kasi, yung mind natin, meron yan dalawang parts. May conscious, at meron po, subconscious. Okay. Yung conscious mind, yan yung nag-iisip ka, nag-iisip mo ngayon, ganun. Yung aware ka, okay? Aware ka sa ngayon. Subconscious mind, ito po yung mas powerful. Kasi po, nandito po yung programming mo. And ang malupit kasi nito, yung program na yan, yan na yung sinasabi ko, na ilang taon ka na dyan. And normally, yung program mo, bakaya ganyan yung buhay mo, dahil sa programming mo, sa subconscious mind mo. Diba? And etong subconscious mind, para ma-program to, it took you years. Diba? Galit pa nung pagkabata mo, kung ano yung mga na-instill na magulang mo.
medyo kapos ka sa pera, baka kasi nasabi dati sa'yo na, ay ano, money is, di ba may mga ganun tayo eh, may mga ganun minsan ang tao na parang paniniwala or programming when it comes to money. Di ba? May sinasabi na money is the root of all evil. Di ba? Lalo pa pag nanonood ka ng mga teleserye. Sino-sino po dito nanonood ng teleserye? Dati yun. Yun. Di ba, imagine mo, yung sa mga teleserye, sino yung mga bida? Mahirap. Di ba? Sino yung mga kontrabida? Mayaman. Di ba? Magaganda suot, magaganda skin. Pero mga maldita, mga mayayaman. Pero ganun ba talaga sa totoong buhay? Hindi naman. Di ba? Ang dami-dami namang mahirap, ang papangat na ugali. Di ba? Ang dami ko kayang kilala. Mas ang dami ko din kilala mga mayayaman. Kung sino pa yung mga mayayaman, sila pa yung mga napaka-humble, di ba? Napaka walang ere talaga. Di ba? Walang, wala eh. Ganun. Napaka-cool lang. Di ba? Dito sa A-Global, marami bang ganon? Yes! Yun. So, may ganun kasi tayo na program na normally, no matter how hard you work, if you sabotage yourself, di ba? Kung ikaw, kasi yung number one enemy natin sa negosyong to, sino? Sarili. Sarili lang din natin. Di ba? Kaya nga sinasabi na you create your own success in this business. Hindi yung upline mo, hindi yung downline mo, naging instruments na lang sila. Pero ikaw mismo, ikaw yung mag-create nun. Okay? And ang good news, kasi, kaya naman pwede mong baguhin talaga yung buhay mo. Kasi may kasabihan, di ba? If you can change your mind, you can change your life. So if you can do that, you can change your mind. Kayang-kaya mo talaga. And ang good news, kaya mo kasi i-reformat. Paano mo ba i-reformat? I-brainwash mo yung sarili mo. And at first, it feels like a make-believe. Para naman pinuto ko naman yung sarili ko na ito. Diba? Sasabihin mo, mayaman ako, I am wealthy. My income is ganito. I am earning 100,000 per month. Tapos yung laman ng bulsa mo, 20. Medyo mahirap talaga sa una. Tama? Yes. Kaya kailangan mag-start ka rin muna dun sa mga ano. Example, bago ka. Okay, so I am earning an additional income of 10,000 per month. Noon. So hanggang sa palaki siya ng palaki. Na may ano yan eh, ang tawag diyan affirmations. Make sure may yung mga affirmations mo sa sarili mo. Self-talk mo. Okay? Positive. Empowering. Kaya nga dapat hindi mo dinadown yung sarili mo eh. Never ever tell yourself na hindi ka magaling. Never ever tell yourself na ganito ka. Nabubo ako, ang tanga-tanga ko kasi, ang ano-ano ko kasi, gano'n. Never ever tell yourself hurting words na masasaktan siya. Diba? Imagine mo, kung mag-iingat nga tayo sa sasabihin sa ibang tao eh, kasi baka ma-hurt sila, lalo na sa sarili natin. Kasi yung sarili natin, yan lang yung taong hindi ka iiwan. Diba? Lahat sa mundong to, pwedeng mawala. Pero yung hindi pwedeng mawala, yung sarili mo. Diba? People may come and go, but ikaw, you will always stay with you. Diba? So kung meron ka mang tao na pinakamamahalin mo sa mundong to, sino yun? Sarili mo! Sarili mo na. Yun yun. So, part of loving yourself, diba, is being positive. Part of loving yourself, diba, is sasabihan mo siya ng mga gandang bagay. Diba? Talk about your dreams more than your problems. Kasi kung ang problems, hindi yan pinag-uusapan. Right? Sinosolve yan. Ang problems, sinosolusyonan. And ang problems, they're there to make us better persons. Diba? In every adversity, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, diba? Meron ba kayong mga pinagdadaanan ngayon? Yes!
Yes. Lahat po tayo, meron po tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. And kailangan yung pong pagdaanan, kailangan po natin pagdaanan yan to bring us to our next level. Kasi pag natawid mo yung pinagdadaanan mo ngayon, definitely you come out a better version of yourself. So, ang gagawin mo lang, i-reprogram mo, tandaan mo yung 21 days. Di ba, pwede mong sabihin when you wake up. Di ba, kaysa sabihin mo, ano naman kayang kamalasan yung yan sa akin? Di ba, kaysa sabihin mo, ano naman, sino na naman kaya yung magre-reject sa akin ngayon? Ilang rejection na naman kaya yung mo? Di ba, kaysa sabihin mong ganon, di ba, umaga pa lang, magpasalamat ka na. Di ba? Gratitude is the attitude of successful people. Diba? Kesa sabihin mo yung mga problema mo, claim in advance the blessings. Diba? And matutunan natin din, pasalamatan, even the small things. Right? Diba? The thought na, example, nandito ka sa Ortigas ngayon. Kung, example, may mga OFWs ba dito? Yes! Ayun, kung OFW ka dati, tapos medyo hindi ka pa kumikita ngayon. Pero, alam mo yun, nandito ka na. Definitely, your life right now is way better than your life before. Yes! And that alone is something to be grateful for. Diba? Kasi hindi man yun yung gusto mo na talaga na buhay, but at least you're one step higher than where you were before. You're one step closer to where you want to be. Ganun. So, kung ano man yung mga gusto mo, I am beautiful, I am, yung word na I am, napaka-powerful nito. Yun. Lahat ng mga magaganda, idugtong mo dyan. Pero ano kasi to, this is a fact. Okay? I am beautiful, I am productive, I am... I am kung ano man yung mga positive na gusto mo, di ba? Or pwede kang pasalamat ka in advance. Thank you, Lord. Or depende, thank you, Allah. Ganun. Kung ano yung ano mo. Basta ganun. I-reprogram mo. Kasi pag 21 days, tapos na-reprogram mo, okay, ng positivity, eto, yung conscious mind mo. Diba na, syempre, hindi ka naman perfect agad, na parang lahat agad positive. Syempre, magninega ka ulit, so at least, mababantayan mo lang. Uy, shift. Diba? Na hindi mo hahayaan, kaya nga hindi pwedeng dadramahan mo yung buhay. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, ano ka, you have to be your own hero. Yes. Diba, may pinagdadaanan ka na nga, iyak-iyak ka pa. Gagawin mo. Kapahataw. No? So, ang dami mo ng talo. Diba? Compared sa i-empower mo yung sarili mo. Diba? Positive yung self-talk mo. Kasi darating yung time, kaka-feed mo nito, kaka-feed mo ng positivity dito. Parang ano? Example, may drum. Tapos may butas dito sa ano? Drum. Mukha bang drum? Ayan. Kunwari, ito yung mind mo. Punong-puno yan ng negative. Sabi ng iba, hindi ako yan. Tapos, kung ito yung lagusan, ayan, dyan lalabas yung negative. Diba? So, kung ito yung conscious mind mo, kung ito yung subconscious mind mo, si conscious mind, kailangan mo yan lagyan ng positive. And it takes time. And yung time na yan, iba-iba tayo, bawat tao. Okay, so huwag mong i-expect, ay siya, 1 year pa lang, laki-laki na lang kinikita niya, ba't kaya ako, ganito, ano talaga ako, ano yung muna naman, imbis na nang alahati na sana, malapit na sana, na-compare mo eh, hindi dapat eh, di ba? Kasi kanya-kanya tayo na journey, so i-feeling mo nang i-fill in yan. Okay? Hanggang sa yung mga latak dyan, yung mga negativity dyan, unti-unti. Diba? So yung black, eventually, magiging brown na lang. Diba?
hanggang magiging gray na lang kasi nasasalina na ng malinis na tubig. Alam mo yun, ganun. Hanggang sa eventually mag-clear. Okay? And pag nag-clear yan, doon na mas magiging effortless ang pagpasok ng blessings. Diba? Doon na na magugulat ka na lang. Diba? Magugulat ka na lang. May piliin na pala. Magugulat ka. Ganun na pala. Diba? So, nag-gets nyo ba to? Yes! Napaka-importante po na ito. Napaka-importante po talaga niya na babaguhin mo yung mga programming mo. Tapos, pangatlo. Ay, hindi. Ito. Four. Hindi tayo. Attitude. Belief. Ayan. Belief mo dito, kailangan sa sarili mo. Okay? Niniwala ka sa upline mo. Naniniwala ka sa company. Naniniwala ka sa downlines mo. Naniniwala ka sa crosslines mo. Sino pa? Products. Products. Okay? Sa marketing plan. Okay? Kailangan 100% yung belief mo. Diba? And above all, kay God. Diba? Kasi, kung hindi ka po naka-destined for greatness, hindi mo na sana nakita itong AIM Global. Tama? Yes. So, ibig sabihin, ah, sige pa. Ibig sabihin, the fact that you're here, diba, you are up for something great in your life. The fact that you're here, diba, it's only a matter of time, hard work, and consistency. Bago yung pangarap na yan, na nakikita mo, every time ikaw lang mag-isa, and nagde-daydream ka. Diba, some call it daydreaming, some call it visualizing. Diba, yung nakikita mo ikaw lang, yung pag sinabi mo sa ibang tao, sasabihin sa'yo, baliw ka ba? Kumain ka na ba? Diba? Yung ganon, yung pangarap na yan, na nakikita mo, deserve mo yan. Alam mo ba, the fact na kayang abutin ng utak mo yan, ibig sabihin, yan talaga yung nakadestined na maging buhay mo in this lifetime. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Yun. So, kailangan talaga yung belief mo dyan. Okay? Or yung faith. Diba? Ano ba yung faith? Believing in something strong enough before it actually happens. That is faith. Bago palang mangyari, kitang-kita mo lang mangyayari yan. Naniniwala ka down to your cellular level na mangyayari yan. In the moment, ganyan na. Diba, sabi nga ni Upline, the moment na visualize mo yung pangarap mo and kinikilabutan ka kasi parang talagang nandun ka na sa moment na yun. Good news! Kasi makukuha at makukuha mo talaga. Ano pa? Belief next to that is commitment. Importante ba to? Yes! Kahit nga sa relationship, importante yun. Diba? And the moment you're here, diba? You are in a relationship with your dreams. Tama? Yes. Yun. Tapos, napaka-importante na yung commitment mo dito. Ano ba yung mga levels of commitment? I'll try. Subukan ko, apply na. Subukan ko. Ano pa? I'll do my best. Ano pa? I'll do whatever it takes. Paano pag whatever it takes? Paano pag may girlfriend ka tapos pinapili ka ng girlfriend mo? Sige, ngayon, mamili ka. AIM Global o ako? Ah! Ano na? Nasa yung commitment natin? Diba? So, Tara. Ay,
isa sa pinaka-natutunan ko. Sabi ba, shh. Natakot na yung iba. Di naman. Di naman. Ayun. So yun, ipapaintindi mo lang naman. Pero isa sa pinaka-natutunan ko talaga. Lahat ba kaya gusto niyo makuha mga pangarap niyo? Yes! Oh, kailangan umabot ka po sa point na yung pinaka-priority mo, pangarap mo. Hanggat may kaagaw yan, dyan sa puso mo. Selosa yan. Huwag ka! Selosa ang pangarap. Kailangan siya lang. Walang iba. Tama eh! Ah, ganun siya! Ganun siya pag nag-ultimatum. Kaya, kung example, di ba, it's normal sometimes, di ba, when you do this business, a lot of your loved ones, hindi ka nila maiintindihan, aawayin ka nila, or ganun. Basta, hindi mo naman kailangan i-let go. Di ba? Pag kaya mo pa. Hindi, ano, pwede mo naman kasing balikan. Di ba? Pwede mo ipagbalikan. Example, may girlfriend ka. Okay? Tapos hindi siya supportive sa'yo, sa ginagawa mo. Di ba? So, pwede mo naman muna siyang i-set aside. Okay? Tapos, bigyan mo na ultimatum sarili mo. Gagawin ko ito in 2 years. Tapos, diba? Pagka nakuha mo na yung mga pangarap mo, saka mo siya babalikan. Kung wala pa siyang boyfriend sa time na yon, or kung nag-stick siya sa'yo, ibig sabihin, nag-stick siya sa'yo din sa 2 years, ibig sabihin, may forever kayo. May forever kayo. Tama! Diba? Kasi pagpahal mo ang isang tao, diba? Hindi mo naman yun sinasakal. Right? True love, is susuportahan ka niyan. So, ibig sabihin, pag hindi yan nakapag-antay, ibig sabihin, hindi pa talaga yan yung para sa'yo. Tama! Tama! Yes. So, meron pang someone better along the way. So, ibig sabihin, if meron man mga tao, like example, the moment you joined this business, you lost a lot of friends. Kasi pinandirian ka na ng mga ibang friends mo. Ayun na naman si networking. Ayun na naman si recruit. Narecruiting na naman tayo dyan. Mas pinagsabi na sa mga lahat ng kaibigan mo. Diba? Huwag ka dyan, ano, i-block mo yan si ano kasi re-recruiting ka yan. Ganun, diba? So, never ever, huwag kang masasaktan pag may mga taong nawawala. Kasi ang law of the universe, every time may nawawala, meron yan papalik. We lost a lot of friends. Sometimes we lose our, di ba, loved ones in the pursuit of our dreams. Pero huwag kang mag-alala kasi meron naman buong AIM Global na bagong family mo na magiging katuwang mo at talagang kahit hindi man tayo magkadugo dito, magdadamay, magtutulungan tayo, maghihilahan tayo paangat para makuha natin yung tayo. Diba? Pero pag-asawa naman yan, huwag naman ganun kadali. Diba? Paintindi mo lang na bakit mo ito ginagawa. Lahat naman na dadaan sa mabuting usapan. Tama? Yes! Ayun. Basta ano ka lang talaga. You have to commit yourself. Diba? To do this business seriously. Bibigyan mo lang yung sarili mo ng kahit 2 years. Huwag mong talingan ng 3 months, tapos pag walang nangyari, quit ka na. Hindi po ganun. Diba? Minsan nga yung iba, 5 years ka na nga sa ginagawa mo, wala naman nangyayari, pero tumutuloy-tuloy ka pa rin. Dito, nahirapan ka lang ng 3 months, kala mo na, ang laki-laki na ng, ano, naagrabyado sa'yo, hindi naman. Diba? So, ganun. Commit yourself to do this business seriously for the next 2 years. And I can guarantee you, after 2 years, your life will never be the same. Yeah! Grabe! Grabe po siya kalupit. And next, ayun, dito naman tayo. Dito naman tayo, kaway-kaway sa mga nandito. Ano na yun? 5, 6. Chocolate? Saan ba yun? Nakikita ko lang yun sa Facebook eh. Chocolate o 6? 6 na kasi tayo. Ano ba yung 6? Desire. Yun.
desire mo, kailangan burning desire. Ano ba yung burning desire sa Tagalog? Naglalagab. Naglalagab love. Na pag nanasa. Tama ba yun? Naglalagab love na pag nanasa. Pag ganun. Sabi nga eh, ano, kailangan ganun para makuha mo. Parang example, may gustong-gustong-gusto kang kunin. Na ano? Siyempre, pangarap, di ba nga, we are in a relationship with our dreams. Di ba? So, pag gustong-gusto mo makuha, hindi pwedeng gusto mo lang. Di ba? Kasi pag gusto mo lang, tapos nahirapan ka, bibitawan mo. Di ba? Kailangan, desidido ka talaga. Decided ka. The moment you set foot in AIM Global, decided ka na dito mo na talaga makukuha. Kagaya na nangyari sa akin. When I set foot in network marketing, hindi ko kinuha lisensya ko. Bakit? Kasi sabi ko sa sarili ko, dito na talaga ako yayaman. Dito ko makukuha lahat yung mga pangarap ko. Dito ko ibabalik kung ano man yung nawala sa amin. And ang good news po, kasi ngayon, nangyayari na. Paunti-unti. Ayan, kailangan po ganun. Ganun din tayo sa mga pangarap natin. Kailangan talaga naglalagablag. Yung alam mo yung in love ka talaga sa pangarap mo. Kung papaano ka ma-in love, ganun ka din sa mga pangarap. Di ba pag na-in love ka, nababaliw ka? Yes! Sabi mo, yes! Okay, talaga, oh, kailangan ganun ka din dito. Ganun ka din sa mga pangarap mo. Kailangan, baliw na baliw ka. Alam mo yung wala kang pakialam kahit anong sabihin ng iba. Kasi, ano mo yan eh? Pangarap mo yan eh. Ganun. Tapos, next. D. Eto, malupit. Importante ba to? Yes! Excitement. Kailangan ba excited tayo sa araw-araw? Yes! Diba, meron na mga iba, hindi sila marunong masyado mag-present, pero excited lang. Excited lang talaga, napapajoy nila yung kausap nila. Kahit na yung, ano, nakalimutan na yung may insurance pala. Nakalimutan na yung mga iba, walang product, hindi nag-explain ang product, pero nadala lang sa excitement. Alam mo yun, nag-joy. So may mga ganun. May mga ganun na mga instances na yung excitement mo, tsaka eto kasi, ang crucial dito, madali lang kasi ma-excite sa una. Diba? Pero yung you keep the enthusiasm even when you're failing, yun ang mahirap. Naiiwala kayo doon? Yes. Diba? Saan damakmak na na-rejection yung na-experience mo? Pero excited ka pa rin. Diba? Kailangan ganun. Kailangan ganun para makuha mo talaga yung mga pangarap mo. Kaya nga, ano eh, ang tawag doon? Pagbago ka pa lang, kailangan ma-attend ka talaga ng mga training, kailangan didikit mo din talaga yung sarili mo dun sa mga positive na mga tao, mga productive na mga tao, dahil manonood ka ng mga videos na, alam mo yun, kailangan mong i-bombard yung sarili mo ng kung ano yung AIM Global. Kasi you need to fall in love over and over again sa business na to. Diba? Kahit one year ka na, diba? Kahit marami ka ng mga pinagdaanan, pero excited ka pa rin. Diba? Excited ka pa rin makuha yung mga pangarap mo. Ganun. Kasi darating ka talaga sa point na makukuha at makukuha mo talaga. Yung kagaya na excited ni Sir John. Kaya niyo ba yun? Yes! Yes! Diba? Alam mo yung tipong ganun? Kasi tayo bilang, syempre, tayo yung mag-i-infect sa ibang tao. We infect them with positivity. We infect them with enthusiasm. We infect them with inspiration. Di ba? Makakahawa ka ba kung ang lamya-lamya mo? Oh, ito. Global. Di ba? Kasi mangyak-nyak ka po. Ang ganda-ganda nga yung bola ito dito. Di ba? Alam mo yun? Maniniwala ba yung kausap mo? Siyempre, hindi. Kailangan mo silang hawaan. Grabe dito, Fred. Tignan mo nga. Saka hindi mo naman kailangan mag-as if na kumikita ka kung hindi ka pa
ABC rule. Example, na gagamit ka ng ibang tao, yung apply mo, or yung cross line, or yung mga ibang earners, di ba? Na pwede mong pang-inspire sa mga prospects mo. Di ba? Tsaka, hindi nga kailangan na ganun eh, na ganun parati, na result-result, di ba? Makausap mo lang ng maayos yung tao, malaman mo lang kung ano yung problema niya. Di ba? And ma-present mo lang si AIM Global as solution doon sa problema niya. Mag-joy na mag-joy? Mag-joy. So yun. Kaya kailangan talaga, excited ka lang everyday. Diba? Pag-ising mo pa lang, excited ka na. Excited ka na sa lahat ng mga nangyayari. Kasi, naniniwala ba kayo may ordinary day? Yes. Ako, naniniwala ako that everyday, extraordinary yan. But everyday is a gift. Diba? Na, yun nga, minsan, hindi nga lang siya natin na-appreciate. Parang yung sunrise and sunset, dahil araw-araw na silang nangyayari, wala nang bilang, right? Pero, imagine nyo, kung yung sunrise at sunset, every 10 years lang siyang nangyayari. May excite ka ba? Yes. Maaabangan mo ba? Yes. Ganun din siya, sa araw-araw. Every day in this business, if you want to make it big, every day should count. There should never be an ordinary day. Every day is always a big event. Every day is always a chance na makahawa ka ng positivity. Every day is always a chance para makapag-share ka ng opportunity. Every day is always a chance para ma-inspire mo yung mga tao na reach mo. Diba? So, imagine niyo kung ganyan ng ganyan sa araw-araw, talagang mabilis mo talagang makuha yung mga pangarap mo. Diba? So palakpakan niyo naman yung mga pangarap niyo. Ito po, napaka-importante. Focus. Anong klaseng focus? Laser-like focus. So, parang kanina, dun sa commitment na seloso, ganun. Kailangan talaga, yung, alam niyo, yung pangarap mo, talagang sure na sure ka na makukuha mo yan. The moment kasi, di ba sabi nga, ask and you shall receive. Diba? Mag-ask ka lang. And gawin mo lang yung part mo sa araw-araw. Ano ba yung part mo sa araw-araw? Di ba? Basic. Invite ka lang, mag-present ka lang. Madali ba yon? Yes. Siyempre madali yon pag ginagawa mo na siya ng paulit-ulit. Pag bago ka pa lang, siyempre mahirap pa yun at first, pero magiging madali din yon pag paulit-ulit mo nang ginagawa. So example, when you started in this business, nagkaroon ka ng pangarap. For example, right now, you have a goal. So, focus ka lang dun sa goal na yon. Pag sinabi mo, pag pinagdasal mo na yon, na yun yung gusto mo, may asking na nang nangyari. Be very vigilant sa mga mangyayari after that. Parang example, bigyan kayo ng example sa akin. Ang goal ko is kumita ako ng 1 million per month. Okay, this year. So this last quarter. 1 million per month. So, nagkataon na, actually first time ko talaga mag-NDO. Dito, sa head office. Actually, kinabahan talaga ako kanina. Napaka-komportable ng buhay ko kanina. Mga alas 4 yata yun. Oo, kakape ako dun sa condos. Akala ko, yung sinabi ko kanina, akala ko na, titignan ko lang yung bagyo, mamasid-masid habang kakape, tas exercise konti, tas mag-meet kami ni Upline Joseph Lim kasi may pag-meetingan lang. Ganun lang. Tas biglang nag-text si Ma'am Sandra, Ma'am, pwede ka po bang mag-NDO? 7 p.m. sa 7th floor. Di syempre yung pagkakape ko, di ba? Biglang, biglang ano ah. Ang initial reaction ko, parang 7th floor, first time ko ah. Okay lang, OPP, pero NDO. Tas lalo pa, di ba ako, onliner ako eh. Hindi naman ako nag-NDO ng, oh, ito NDO ah, ito fear ah, ganun. Sinisend ko lang yung video eh. Di ba, sino mga onliner dito? Oh, di ba? Palakpakan naman natin mga online. So yun. But I said yes. Why? Because I remember, nag-set ako ng goal. And I wanna hit it. And isang hindi ko makakalimutan na sinabi ni Upline, kailangan mo lang mag-yes na mag-yes.
Because by saying yes, you parang ina-affirm mo to the universe, to God, that you're ready. Kasi hindi ibibigay sa'yo yung pangarap mo, the moment, hindi ka pa ready. Yes. The universe does not reward or does not give you what you want. The universe gives you what you deserve. And it's up to us to prove na deserve na natin yun. Kaya, the moment nag-set ka ng goal, example, gusto kong kumita ng ganito, tapos biglang afternoon may challenge, anong gagawin mo? Mag-shrink ka ba? Or empower mo yung sarili mo? Empower. Kasi the moment you want an upgrade in your life, you can never be the same person. Gusto mo ng upgrade eh. Eto ka ngayon, eto yung resulta mo, gusto mong mas tumaas. Hindi pwedeng ganito ka pa rin. You have to be a different person for this new level. Ganun siya. And pag dun ka nakafocus, focus on becoming better and better and better every day, grabe, hindi mo darating yung time, hindi mo i-expect na ang bilis-bilis na nang nangyayari sa buhay mo na darating yung time, yung mga pinapangarap mo, yung mga inaasam-asam mo na mga tao, the kind of people that you want to have under your organization, talagang pusang nalalaglag na lang yun sa harap mo. And ano ba ginawa mo? Nag-focus ka lang. Nag-focus ka lang on bettering yourself. Nag-focus ka lang dun sa pangarap mo. So, palakpakan niyo naman. And last, is goal. Importante ba may goal? Yes! Yes, napaka-importante. And it's important to set small goals. Why? Because the moment you set small goals, eventually the big goals will be taken care of. Para sa buong leksyon, makakain ko ba yung buong leksyon agad-agad? No. Siyempre hindi. Kailangan mo yung chap-chapin. Parang pangarap ko lang din yun. Diba? Sa laki ng pangarap mo, million-million, malulula ka talaga. Ayun, gagawin. Pero pag, alam, million-million yung pangarap mo, ganun ka mangarap, ganun ka mag-visualize, tapos babalik ka sa reality. Ano kailangan mong gawin sa reality? Siyempre, mag-recruit. Diba? Di pwede nangangarap ka lang, tapos wala ka namang gagawin. Hindi pwede nangangarap ka lang, tapos yung tulog mo, mas mahaba pa sa tulog ng apply mo. Diba? Hindi pwede. Pag may pangarap ka, pag may goal ka, diba, ano gagawin mo? Siyempre, actionan mo yun. At the moment, you have to be a goal-getter. Kailangan mo maging ganito. Kailangan mo sanayin yung sarili mo na kung ano man yung ginugol mo, na kukuha mo. Even the small ones. Why? Because the moment you make winning a habit, ano mangyari? Siyempre, you become a winner in your own right. Diba? Masasanay at masasanay kang parati kang nananalo. Diba? May mga talo ka man, pero, diba, sabi nga, if you don't get it right now, there is a better plan for you. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi, meron at meron yan better na ibibigay sa'yo. Okay? So, yun, example, for this month, every month, kailangan may bagong goal ka. And your goal is to beat the person you were last month. Your goal is to beat the result you had last month. Example, bago ka, may napajoin ka last month, isa. Diba? Ang goal mo this month, i-beat mo lang yung record mo. Challenge ko naman yung sarili ko, dalawa naman. Kung nakaya mo yung isa tan, kaya mo din dalawa. Diba? Anong gagawin mo? Kung paano ko nakuha yung isa, masisipagan ko lang, dudoblihin ko lang, para maging dalawa. Tama? Tama eh. Ganun lang din siya. Ganun lang din siya in bigger things. Diba? Example, ngayon, na-50,000 ka per month. Goal mo next month, mag-60,000 ka. Diba? Depende sa'yo. Depende sa'yo kung ano yung, ano mo. Kasi, always remember, the moment you're earning 50,000, kailangan mo mag-level up para mag-earn ka ng 60,000. Tama? So yun, ganun siya. Hanggang sa palaki na palaki. Yung ina-assume mo na responsibility. Hanggang sa makuha
The moment nakukuha mo na yun, madali na lang talaga. Madali na lang yung millionaire circle, madali na lang yung global ambassador, madali na lang yung first car, madali na lang yung second car, madali na lang lahat. The moment you take care of the small goals. Okay? So, okay ba yun? Yes! May mga natututunan ba kayo? Yes! So, importante po na mabago natin yung mindset natin. Okay? So, yun. Mindset. Ang pangalawa na kailangan natin matutunan is yung tinatawag natin na skill set. Okay? So, ano-ano ba yung mga skills na kailangan mong matutunan? Unang-una, kailangan mong matutunan paano mag-prospective. Lahat ba kayo may prospect list? Yes! Ayun. Sa mga bago, at least 100. Napakaswerte po natin ngayon. Kasi ngayon po, meron ng online. Dati po yung mga uplines natin, diba? Ganun kalalaki yung resulta nila. Partida pa yun. Field lang yun. Offline lang. Diba? Kaya nga, ang goal ng company is talagang for the next 10 years is maging times 5 to times 10 yung nangyari nung last 10 years. Bakit? Because may online. Diba? Kung dati Pilipinas lang, ngayon, we are pioneering in the whole world. Ganun kalapit. Po, na mga flyers. Diba? Sino po dito yung nakaranas mga flyers? Yeah, diba? Flyers, gano'n. Ngayon po, pwede ka na mag-flyering online. Diba? Hindi ka pa lumabas ng bahay mo. Diba? Kahit nga nakapajama ka pa, hindi ka pa naliligo, diba? May mga muta-muta ka pa dyan, pwede kang mahataw ka na nun. Diba? So, napaka, wala na talagang reason ngayon. Bakit hindi ka yayaman sa negosyo ko? Because everything is well provided. Parang yung red carpet, nakalapag na. Ang gagawin mo na lang is lalakaran mo na lang, di ba? So, ayun. Sige, tuloy niyo po. Ito ang 100. Dapat more than that na ngayon eh. Kasi online na tayo ngayon. Di ba? So, mag-set ka lang ng ilan yung nakakausap mo, na-add mo in a day. Out of dun sa mga na-add mo, so syempre, or na-invite mo din, so napaka-importante din kung bago ka na, yun. Palakpakan naman natin. Ayun, napaka-importante na kung bago ka, talagang mag-invite ka talaga. Kasi, the moment nag-i-invite ka, may experience mo kung ano talaga yung feeling na nare-reject. Ba? Kung ano yun. Tapos, iba. Iba pag na-experience mo talaga yung pain. Kasi, the moment, example, in-invite mo yung mga family, mga friends mo, tapos humindi sila sa'yo. Diba? Nangyayari ba yun? Yes! Diba? Na-invite mo yung family and friends mo, mga negative sila, okay lang yan. Ang mindset mo, pinag-practicean mo lang naman sila. Diba? Ano ba mas malaki? Kakilala mo o hindi? Hindi! Diba? So, ibig sabihin, hindi mo nakadepende yung pagyaman mo sa mga kakilala mo lang. Kasi ang dami-dami po dito, even po ako, yung mga nagpasapog po talaga ng network ko, hindi ko na lang sila kakilala. Nakilala ko na lang sila along the way when I did not give up on my dreams. So, pag ganun lang din yung gagawin mo, kahit na sino man yung sumuporta or humindi sa'yo, talagang tinuloy-tuloy mo lang, ibibigay at ibibigay sa'yo yung mga tamang tao na magpapasabot na network mo. Kailangan mo lang talaga yung daanin sa prospecting. Tapos, syempre, ang next niyan, invitation. Okay? So, sa prospecting, pwede na online, pwede din siyang offline. Yun, or offline. So, may choices ka. Okay? So, sa invitation naman, so yun na. Ang invitation, wala naman talaga siyang fixed. Diba? May art lang siya. Iba-iba. Depende sa'yo kung ano yung maging effective sa'yo. May mga direct approach. Diba? Sasabihin mo agad. Minsan naman, may iba naman na hindi mo nalang sasabihin. Diba? Sa kanila sasabihin pag nakita na. Ganun.
So, kailangan mo lang talagang gawin. Kailangan mo lang talaga. Dito po sa skills, wala naman pong tama o mali. Diba? Kailangan mo lang talaga ma-experience at kailangan mo lang gawin ng paulit-ulit. Okay? Tapos, next, presentation. Sa presentation, so, marami pong types. Kung sa field, meron pong crowd, diba, na presentation. May one-on-one. May home party. Diba? Ang dinagdag ngayon, meron online din. Diba? Sa presentation. So, pag pag one-on-one, so syempre, meet mo somewhere. Somewhere na convenient sa inyong dalawa. Meet halfway kayo. O kung kaya mo naman papuntahin dito, di mas maganda para matour mo din siya sa office. Sino ba yung normally win a one-on-one? Diba? Pag medyo mataas yung profile ng prospect mo, diba? Syempre, example, negosyante, kaya mataas yung posisyon sa kumpanya, mas maganda, hindi mo po pinapaupo sa crowd. Kasi syempre, maku-culture shock yung ano ba itong kultong pinasok ko. Ano ba meron dito? Ganon. So, kailangan, alam mo din, kung kailan or ano yung approach na gagawin mo doon sa mga prospects mo. Okay? Tapos, sa online, normally, sasend mo lang naman yung video ng presentation. Okay? Tapos, pang-apat, closing. Importante ba yung closing? Yes! Diba? Nagkakatalo pa rin lahat sa closing. Diba? So, hindi siya sa dami ng nakakausap. Sa dami siya ng naka-close deal. Okay? So, eventually, gagaling ka din talagang mag-closing. So, sa closing, pagbago ka pa lang, pwede ka mag-pasis sa upline mo. Okay? So, pag sa online naman, yun. Pwede kang gumamit ng mga videos na pwede ka din gumamit ng ABC rule. Ano ba yung ABC rule? Okay. A stands for advisor. B stands for bridge. C stands for client. So, example, ikaw yung bridge. Okay. Tapos, yung client mo, of course, yung prospect mo. Tapos, sino ba yung mga pwedeng advisor? Upline mo, cross-line mo, diba? Yung mga simpleng, pag may dinala ka dito sa office, tapos may dumaan na top earner, diba? Pwedeng kahit turo na nga lang. Alam mo ba yan? Dati, ganito yan. Diba? Example, nakita mo si Apply Joey Montes. Alam mo ba dati? Tignan mo yan. Yung gwapo na yan. Tignan mo. Dati, barker lang yan, ng jeep. Tapos, barker ng jeep, tagatawag. Dati, tagatawag lang yan ng, ano, masahiro. Ng sumasakay sa jeep. Pero grabe ngayon, millionaire, multi-millionaire. Multiple car achiever. Tapos, top 100 ng company. Imagine mo naman. Yung ganon. Tapos, sa ABC rule, ibabagay mo din. Imamatch mo din. Example, yung invite mo, nurse. So, maghahanap ka din ng nurse. Yun, marami namang mga nurses dito. Example, yung invite mo, doktor. So, mag-example ka din ng mga doktor. Diba? Kahit na hindi mo dalhin dito sa office, kahit sa kwento. Diba? Or papakita mo yung mga videos. So, kailangan may compilation ka. Tsaka kailangan, yun nga, importante pagbago ka na umaating ka talaga dito. Bakit? Kasi para alam mo yung mga storya. Because yung business po natin is all about telling stories. You're not actually selling the package. You're not actually selling the products. You're selling the vision. Diba? Na the moment na papakita mo kasi dun sa tao kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya and nakarelate siya dun, magjo-join or magjo-join? Magjo-join! Diba? Magjo-join or sasali? Sasali! O, diba? So, ganun lang siya. Hanggang sa gagaling at gagaling ka, kakagawa, no? Diba? May mga iba po dito, hindi naman masyadong marunong mag-present. Hindi naman masyadong kabisado yung product. Magaling lang talaga mag-ABC rule. Diba? Tingnan mo yan. Ganun. Parang ka lang nag-chismis. Parang, diba, inaano mo, chine-chismis mo. Pero in a good way. In a positive way. Okay? Tapos, next is fifth. Dito na lang. Fifth is follow-up. Importante ba yung follow-up? Yes! Kahit gano'n pa kaganda yung presentation mo, kahit gano'n mo pa na-close deal yan,
pag hindi mo yan na-follow up, sabi ko nga, the fortune is in the follow up. Kasi pag the moment na-follow up mo, syempre, mag-joy. Tama? Kailan ginagawa yung follow up? After 24 to 48 hours, pa-follow up mo. Paano ba yung tamang pag-follow up? Okay? Kung saan kayo naghiwalay. Diba? Example, sabi niya, sige, gawin ko ng paraan. Kausapin ko yung bayaw ko, baka makahiram ako ng pera dun. Diba? So, pag-follow up mo, syempre, kumustahin mo. Kumusta? Tapos, huwag na huwag kang mahihiyang magtanong kung kailan siya mag-join. Diba? Kumusta? Nakausap mo ba yung bayaw mo? Nakahanap ka ba ng paraan? O, kailan ka na mag-join? So, huwag mo nang ipaligoy-ligoy. Kasi, ang mag-join, mag-join talaga yan. Ang hindi, hindi talaga yan. Para at least, mabilis yung pag-move on natin. Yes. Tama? Yun. Para sa akin, ang pinaka-natutunan ko din, the moment nandito ka sa AIM Global, naka-design na yung mga tao na magpapasabog ng network mo. Okay? Ang gagawin mo na lang is, hahatawin mo na lang sa araw-araw para matagpuan mo and ma-meet mo and mapa-join mo yung mga taong yun. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Ayun. Kung meron man po akong isang word na pinaka parating baon, yan. Hataw lang po talaga yung sekreto. Hataw lang po talaga. Gagawin mo lang po ng paulit-ulit. Wala po talagang sekreto dito. Diba? Sistema po talaga siya na the moment natutunan mo yung sistemang yun, talagang magbabago talaga yung buhay mo. Kasi hindi na po tayo dito testing lang. Proven and tested na po tayo. And hindi lang po tayo Pilipino lang. Iba-ibang lahi na po yung nagbabago na buhay dito sa negosyo po natin. So, ibig sabihin, kung nangyayari na po siya ng paulit-ulit, ngayon pa lang, i-claim mo na na ikaw na yung susunod! Diba?